policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Galit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather, mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Magdrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them to draw their guns. Trama yan, ma'am. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad eh, no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga police, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga police ninyo? Pero kayo po, kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to wag siyang pumasok dyan sa aggression. You'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical na. Hindi, Mr. Chair, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago? Excuse me, point of order. Ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng malaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago? Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago? Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka mabarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is okay. You have 3 minutes left, Congresswoman Castro.
Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit no sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa droga, no, sa kalakalan sa droga. So ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi ang kung saan ka galing imperno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama. Ay, hindi po. Ayokong maging katulad ninyo. Ayokong masama doon sa patayan. You will be a witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, no? Yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto mo magsama tayo sa NICA? Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may mga kasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-incheck. Yan, pagka sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po, nire-respect po natin ang citizenship. Tayo po, marami pong mga... hindi po tayo against sa mga incheck. No, hindi that po is tayo the characterization. Sa mga sa mga sinasabi nating Chinese. Lalo na kung Chinese-Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin, yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no, dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords. Nahuli sa panahon ninyo. Si Michael Yang nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa nitong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante okay. Yan. Lahat okay. Ng negosyante na Chinese, kinatural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto pati pera.
Kung may maglapit sa amin na ganun, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo. Pero ako, pagka sigurado ako na ganun kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugurgur sa tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa mga ganun. So, okay. Do not worry. Last question. Last question. I love my country more than anybody else in this room. Dahil hindi po ako na-satisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, ano, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, no, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si